guys, before tayo bumaba sa hagdan, again, good morning. Pupunta tayo sa Gleneagles Hospital for the second dose of my BioNTech vaccine. Samahan nyo lang ako guys, at ready na tayo, pati itong braso ko. Let's go! So guys, itong binababaan natin ngayon, 65 steps to So this morning, I had my breakfast, 1 cup of rice, 1 hard-boiled egg, 1 thick slice of wheat bread, plus 2 sachets of ginger cereal drinks. Ayun, nabusog ako since sabi ng mga nauna, the second dose more stronger than the first one. So kailangan loaded ka ng pagkain para hindi ka manghina. Tapos, itong Gleneagles Hospital actually is malapit lang dito sa Ocean Park. So, nasa harap lang siya. Pwede natin lakarin or pwede tayo mag-bus. Pero, it will take about 35 minutes to wait for the bus. So, kailangan mag-taxi na lang tayo para pabilis yung pagpunta natin doon since na 9 o'clock na. So, 9:30 appointment ko. So, maghihintay na lang tayo ng taxi dito sa harap ng estate. Tsaka napakainit para maglakad. Luckily guys, I have 3 minutes, nakasakay tayo ng taxi kasi merong pumasok sa loob ng estate. So paglabas niya, siya rin yung sinakyan ko. Kaya mabilis tayo makakarating sa hospital nito. Guys, andito na tayo sa harap ng Chosun Hill.
Okay, thank you. Kita tayo. So, mag-aano muna tayo. Akit tayo ng second floor, guys. And at ano ko nagugustuhan ko dito sa hospital na to, it will make you feel like you're in a hospital kasi mukha siyang hotel. And also, parang nasa mall ka rin lang. Kaya lang kahit ganun yung itsura nito, at parang kinakabahan pa rin ako. Kaya dadaan muna tayo sa toilet, ha. Ibigla akong naihi eh. Okay din yung ano nila dito, toilet. Papakita ko na sa inyo, guys, ha. Sorry, medyo natagalan tayo. Wala pa namang 9:30. So, ito guys yung CR nila dito. Kukunti din lang yung tao. Ayan. Ano ka, no? Second dose mo? Guys, canceled yung aking second dose. Kailangan bang makuha yung pagpunin mo yung second dose? Ha? And the ID lang kailangan mo. Tsaka yung ano mo, SMS. Canceled yun sa akin eh. May period ako. So guys, ayun. Nakapasok muna ako sa loob. And then, chinek nila yung condition ko. Hindi ko na na-record kasi bawal mag-video sa loob. So, second day ng period ko, kadalasan kasi sobrang masakit ang ulo ko, yung puson ko. Tapos, mahina-mahina yung katawan ko. Kahit kumain ako, I feel weak. Guys, yung kagandahan nito, pagdating ko sa loob, they will ask you if you feel okay or you feel any discomfort. So, sabi ko, I have my period, I have a sleepless night, I have dysmenorrhea and headache. So, sabi sa akin, you'll feel more weaker because the second dose is more stronger. So, I need to think of kung itutuloy ko pa to second dose. So, sabi ko, hindi ko na lang itutuloy kung yun yung magiging outcome. And, diba, sila na mismo nagsabi na it's more stronger than the first one. So, nag-ask din ako kung normal lang po yung reaction sa katawan ng first dose since I had experienced a palpitation sa umaga pagising or may time sa tanghali sa hapon, paiba-iba, yung parang bigla ninenervyos o balisa. So, sabi nila, it's normal. Pero kung repeatedly yung palpitation, you should see a doctor after the second dose. So, yun guys, meron din po kasi akong allergy. So, sa pollen siya at sa food. So, okay na, wag lang dun po sa gamote inject sa atin. So, I hope guys na nakatulong itong aking video do sa mga hindi pa nagpapavaccine. If you're feeling discomfort, if you're having a second thought, magtanong lang po kayo dun sa admission. Kung hindi sila matanong sa inyo, kayo na lang po mismo ang magtanong. Mag-usa na kayo. Mabuti na yung nakakasiguro tayo sa ating sarili. So, abangan nyo lang po guys yung next video ko kung ano magiging outcome sa akin dun nung second dose. And also, mag-rebook po ako after 1 week na menstruation ko. So, sabi nila, it's 21 to 42 days ang pwede mong na pwede kang mag-rebook. It's in within 42 days para sa second dose. So yun guys, thank you for watching and I hope again nakatulong ito sa inyo. And see you in my next video guys. Uwi na po tayo. Babalik ka tayo sa bahay para magpahinga. Again, drink more water and eat more. Okay? Have a nice day guys!
So guys, from here, maglalakad tayo papunta doon sa harap ng Ocean Park kasi meron doong MTR station. Guys, pwede tayo maglakad simula dito sa Ocean Park going to Manderley. Kaya lang po, sobrang init tsaka pataas yung daan. So, mas mabuti ng sumakay ng taxi since napasama yung pakaramdam ko. Pagkailan siya, pagkailan.